Hello mga kalalabs! Today may papakita ko sa inyo tungkol dun sa balita sa Qatar na apat sila, isang Sri Lanka, tatlong Pilipina, namatay daw po dahilan sa charger. So tingnan natin mga kalalabs kung ano talaga ang nangyari. May isang ano dito, siyang kapatid niya nagpost, isa sa namatay doon. So, tingnan natin ito. Pakinggan natin mga kalalabs. Ako nang tulong sa lahat po ng nanonood ng video kong ito. Pakitag naman po kay si Rafi Tulfo. Pakishare na lang po. Kahit share na lang po, malaking tulong na po to sa amin. Wala na po kaming magawa na... Si Rafi, humihingi po ako ng tulong sa inyo. Tungkol po sa nangyari sa kapatid ko noong March 30 po. Noong March 30 po, 2020. Ito po, sila po, namatay po sa Qatar. Sa kadahilanan daw po sa sumabog na charger. Si Rafi, humihingi po ako ng tulong sa inyo. Nananawagan po ako sa inyo. Na sana po mabigyan po ng katarungan yung pagkamatay po nila. Naghihintay po kami na ano man lang po yung imbahada sa amin. Hanggang ngayon po nasa freezer pa ho sila ng Qatar. Hindi pa ho na iuwi yung mga katawan nila. Yan po yung kapatid ko, si Karen Villanueva Maghinay. Yung kasamahan po niya, yan po si Maricris Manzano. Ito po si Maricris Manzano, taga Tabog Batak po, City Ilocos Norte. At ito naman po, yung si Maribel Balinagay, bagong sikat kabanatuan. Lahat po kami, wala pong update sa imbahada. Wala na po kaming naisip na paraan kundi sa papagitan po ng live na ito. Sana po mapansin niyo po yung hinanain namin. Na sana po makauwi na po yung mga katawan nila. Magdadalawang buwan na po sila sa 30. Itong darating na 30. Nakausap ko po yung amo, yung sabi po ng amo, noong April 19 po, nagbayad na po sila ng private plane po. Bawat isa daw po sa kanila, nasa 6,000 kirial po ng Qatar money. Pinayaran na daw po nila. At saka, sinisingil daw po sila ng imbahada ng 20 kerial din po yung pera sa Qatar, 20,000. Nakabayad din daw po sila. Kaya nga lang po yung iniisip po namin, bakit hanggang ngayon hindi pa rin po nakauwi yung mga labi nila. Kahit nga lang yung pag-uusap, yung makikitungo lang sa pamilya ba, na kung ano man yung kailan kami maghihintay. Habang tumatagal po, lalong sumasakit yung pakiramdam ba na magdadalawang buwan na kaming naghihintay. Wala man lang pong pasabi sa amin. Naiintindihan po namin dahil lockdown nga po. Pero yung sabi po ng amo sa amin, kumuha daw po sila ng private plane. Gawa nga po sa pamilya, naisip din po nila na nagmamadali po yung pamilya na makita po yung mga katawan nila. Kaya, Sir Rafi, humihingi po ako ng tulong sa lahat po ng nanonood ng video kong ito. Pakitag naman po kay si Rafi Tulfo, pakishare na lang po, kahit share na lang po, malaking tulong na po to sa amin.
Wala na po kaming magawa na paraan. Kung di ito lang po yung manawagan lang po sa inyo. Sana po si Rafi, matulungan niyo po kami. Awang-awa na po ako sa mga magulang ko. Ang tagal na po nilang naghintay sa kapatid ko. Hindi po to nabalita. Gawa nga po, hindi ko po alam kung bakit. Bale, apat po niyan sila. Isa po yung Sri Lanka. Pero yung Sri Lanka na ilibing na po. Pero sila pong tatlo, iuwi po sila sa Pinas. Kaya lang po, wala man lang po pasabi yung embassy sa amin. Kaya humihingi po ako ng tulong sa inyo. Sa lahat po ng nanonood ng video kong ito, pakishare na lang po. Isang malaking bagay na po sa amin, sa pamilya namin, na maikalat nyo po at saka makarating po kay si Rafi Tulfo. Si Rafi, nagmamakaawa po ako sa inyo. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko, ano yung sasabihin ko. Wala na po akong maisip na paraan kung di ito na lang po. First time ko pong mag-live ng ganito. Hindi po ako marunong, pero sinubukan ko po. Umihingi po ako ng tulong na maiuwi po silang tatlo. So, yun ang nangyari sa kanila. Kawawa naman talaga tayong mga OFW. Umalis tayo ng bansa para maghanap ng magandang buhay dito sa ibang bansa. Tapos ngayon uuwi ng patay na. So, yun lang mga kalalabs. Bye-bye. Thanks for like and subscribe.